Thanks God, it's Monday na naman. Thank you Lord, gusto kong i-share sa inyo ngayon yung sa rooftop ko, yung mga seedling ko. Kung at kung paano nagsisimula yung mga halaman ko dito. So, magpo-focus po tayo sa mga edible plant vegetable namin. So, pagka nakabili ako ng mga gulay na yung mga puto niya, hindi ko basta-basta tinatapon. Tinatapon ko sa isang mga ganito, mga lagayan, yung mga sa asuka, sa ano. Tapos, pag natumubo na siya, kung sino, kasi hindi lahat siya mabubuhay eh. Hayaan mo siyang lumaki muna. Kung sino yung lumaki, maraming mamamatay din dyan. Ganyan yata din, pati buhay, hindi lahat na ang mga hindi lahat tayo, lahat ng itinanim natin ay maaari natin mapakinabangan, di ba? Meron minsan magdodouble, minsan nalulugi, ganun. Life is consists of loss and gain. Yun nga. Ito lahat ito seedlings yan. Actually, napakarami iba-iba yan. So, hindi ko alam. Pag tumubo na siya, doon ko na lang man. Sinakakalimutan ko. Ito, may grapes pa nga yan. Oh, lahat yan, seedling yan. Inaantay ko na silang tumubo. Tapos itong palaya na to, isa lang ay na-save ko. Kaya nagtanim uli ako, may ampalaya din na seedling yan. Tapos tingnan nyo, iba-iba yung tinatanim ko. May sibuyas, may bawang, luya. Kasi gusto ko pag may gamit ako, andyan na ba yung, kasi malayo po kami sa palengke. Layo namin sa palengke. Magkagasolina siguro to 300 pesos pag pumunta back and forth na yun. So, minsan, once a month, nagkukuripot ang asawa ko. Tsaka, sabi nga ng mano, para daw tayo makasurvive sa recession na nangyayari, sa inflation, kailangan daw magtipid. So, kung hindi naman kailangan pumunta sa bayan, huwag ka nang pumunta. Kung hindi naman sapat lang pera mo, huwag ka nang kumain sa labas, magluto ka na lang, parang ganun. So, ayun, eto. Kung di ukol, hindi bubukol, kaya tanim lang ako ng tanim. Ayan na yung beans. Alalaki na, pero wala pang bulaklak. Eto naman yung ganyan din ito. Bumili ako ng kalabasa, tapos itinanim ko doon. Eh, kaso ayaw lumaki doon sa baba. So, kumuha ako, ayan ang lago dito, doon sa baba. Mga dwarf, grabe. Eh, ito seedling, nabili ko yan sa ano. Sa palengke, 15 pieces, pero ito lang nabuhay. 2, 4, 6, 8, 10, 11. Apat ang namatay. So, dito wing beans at saka yung mga snow peas. So, sana dagdagan ko yan ng lupa pag yan ay tumubo na para medyo matabunan sila. Yung kalamansi ko, thank you Lord. Kahit papaano, namulaklak na. Ito yung lemongrass, anti-snake daw yan. Kasi alapit namin dito sa ano. Itong mangga, maaring may tumawid. Baka mamaya may umakyat na ahas dyan at tumawid dito, di ba? Pero hindi naman siguro. Itong mangga na to, nadatngan namin nung umuwi kami yan, daming bunga at paring-maring bunga. Biro mo, abot kamay ko lang yan o, pag namunga na. So, eto, punta naman tayo sa mga kamatis. Eto, seedling ko to, nabuhay siya. Ayan na yan, namulaklak na. Cherry tomato yata yan. Eto ang binili namin sa palengke na ano na, yung buhay na. Ayan, eto, naghihingalo sa pinutol ko. Ayan, ang dami niyang sanga, mas gumanda pa. Namumunga na siya, kaya lang ito, naghihingalo na. Dalawa lang ang nabuhay na bunga. Ewan ko bakit ganun. Hindi ko alam kung ang hirap talagang bumuhay din. Ito yung talong. Ayan. Sa dami ng talong na itinanim po, ito pa lang ang mga na, ang sigurado na mabubuhay na yan na. Dalawa. Tatlo. Yung apat pala. Yung iba dyan, kaganyan, namatay na. So, magtatanim na lang uli ako ng iba. Ang kagandahan lang sa talong, kagaya ng talong ni La Juby dun sa baba namin, dun sa vegetable garden. And, ano, yung tag dito, patuloy siyang, hindi mo, ititrim mo lang siya, namumunga, tuloy-tuloy siya. Yun ang kagandahan ng talong. Kaya siguro ito napakahirap buhayin. Pero pag namunga na, alagaan mo lang, tuloy-tuloy lang bigay niya sa'yo. Tapos, ganun, ito naman, mga ganun din yata ang mga sili. Tingnan mo yung sili. May mga nakuha ko ng bunga, red pepper to eh. Yung parang hinahalo sa mga pansit. Tapos ito sa sinigang, diba?
Hindi ko rin alam kung anong klaseng sili to, pero sidling ko ito galing sa palengke. Tapos ito naman, ayan o, namumunga na naman. Nung bagong dating ako, mga tanim, mga ano ko na to, tanim ko na. Ako na ang may tanim niyan. Inukay ko dun sa baba na tumaba, na tumubo. Itong okra, nagulat ako. Dun sa baba kasi, bago namunga yung mga okra, ang tangkad-tangkad. Pero ito, one, two, dalawang dangkal lang at dalawat kalahating dangkal lang, namunga na siya. Oh, thank you Lord. May pangpakbet na pagkaano na. Hindi pa enough ito. Kaya patuloy pa rin ako nagsisidling kasi gusto ko balibot talaga. Vegetable garden na kasi nga ang sarap pa ng pakiramdam. Problema ko lang talaga sa tag-init yung tubig, pero mag-aakyat uli ako ng isang timba. Pag umulan, pupunuin ko na para utay-utay ko noon. Tapos, ang sikreto ko talaga, pag umakyat ako na wala akong bit-bit, kahit pa paano nagdadala ako ng tubig. Kunti-kunti, kalahating timba na maliit. Yun, hanggang sa nakakaipon. Kasi pag biglayin ko talaga, di ko kaya. Eto, focus ko din sa inyo to. Sabi nga, mag-save daw sa tag-ulan. Yung gabi na minana ko, tanim daw ng ate, ang panganay namin. Eh, rest in peace man ang ining. Kaso pagdating namin, wala nang tumubo. Eh, nung nagtag-ulan nung nakaraan, tumubo sila uli. Kaya inalagaan ko na. Naglagay ako ng tubo yung sa lababo namin, doon bumabagsak na kasi gusto ng mga gabi eh matubig. So tuloy-tuloy na siya. And dami-dami naman na. Ipakita ko sa inyo kung saan yung mga gabi. Ayun sila. Ang dami. Kaya hinarvest ko na lang at sabi ko ibilad ko na lang kung maaring lutuin o kung o mga taga Singapore, gusto nyo, padalhan ko kayo. Kung gusto nyo ito. Kasi last time yata nagpadala si Juby. So, ayan. Pag na, ano na, pagka natuyo na, itatago ko na lang, ipapak ko. So, eto. Ay, credit pala lahat. Ang inspiration ko pala sa pagtatanim ko ng gulay is ang aking napakabait, napakabuting kaibigan sa US. Si Jane. Grabe talaga. Bago kami pumunta rito, parang ang kwento niya tungkol sa pagtatanim, na magtanim. Kaya kahit nasa Maynila, maliit lang space namin, nagtanim talaga ako. Tapos pinapakita niya, grabe sa paso lang yung iba, pero nag-harvest siya. Kaya na-inspired talaga. Sa buhay natin, alam niyo ba, napaka-importante ang kaibigan. Dahil ang kaibigan talaga kadalasan ang nagbibigay sa iyo ng mga unlimited na payo. Kagaya itong kaibigan ko na successful na, napakayaman, talagang bukas palad siyang tumutulong na nalaman nga niya umuwi kami ng pandemic, agad siyang nagpadala ng tulong sa amin. Thanks God, kaya lagi ko naman siyang pinagpipray araw-araw na si God ay balik niya ito siksikliglig, umaapaw sa kanyang buhay. Thank you Lord sa buhay ng aming kaibigan na to. Nagpatuloy niya kaming hindi iniiwan. Talaga naman proven, kaya nga sa talagang minsan nahihiya akong tumawag, siya ang tumatawag talaga, nangungumusta. Tsaka ang connection din namin kasi eh, hindi naman ano, at sa dami kong trabaho sa isang place lang kami talaga nakakakuha, lang sa kapamangkin ko na parang nakuha lang namin password, pero hindi kami full lang nakaka-access. Doon lang sa gilid, malapit sa kanila. So, limited din ang pakikipag-usap ko. Pero pag nakipag-usap na ako talaga, upo na, pahinga na yun. Well, ito na hanggang sa susunod. I-share ko naman sa inyo yung mga ornamental plants ko update. Na after 7 months namin, 8 months namin dito sa countryside. Praise God, ang dami ko ng tanim. Thank you, Lord.